ikaw ang hihiling, ano ang una mong gugustuhin? Magkaroon ng maraming pera? O kaya bonggang bahay? O mamahaling sasakyan? Well, ako, mahabang buhay ang gusto ko para sa aking Pepe at Pilar. Pero para kay Joven, aka Malas Boy, isa lang ang hiling niya. Ang tanggalin ang kamalasan daw sa kanyang katawan. Well, lahat tayo gusto natin yon, di ba? Ang kasagutan, aba sa bagsakan daw ng kalakal niya na tagpuan. Dahil wish come true siya sa Genie sa Junk Shop. Paano ba naman kasi nangyari na ang kahirapan, kamalasan at patong-patong na problemang nararanasan noon ni Joven Acosta? Tulad ng gutom, pagiging palaboy at munti ka nang mapariwara sa buhay. Abay, sa isang iglap, naging sagana. Wish come true ba ito? Produkto ng mahika o resulta ng sobra-sobrang pagbabanat ng buto? Lucky talaga ko sa hirap. Hindi pala imposible na matupad yung pangarap ko na maging milyonaryo dahil sa aking pagsisikap. Mas proud ako na may basura dito sa bahay ko. Kasi dyan ako nag-umpisa eh. Kapalaran na daw niya ang ipanganak at lumaki sa kahirapan. Pero ang kamalasan at biro ng tadhana kay Joven, yon ang hindi daw niya napaghandaan. Sa kanyang kamusmusan, naging mukha na siya ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Tindera noon sa palengke ang kanyang separadang nanay. Mismong sa pwesto din nila kung saan nagtitinda ang kanyang ina, naninirahan sila. Tinitiis ang marumi at mabahong baligid. Dahil pilit lang noon na inilalaban ng kanyang nanay ang pang-araw-araw na pagkain nilang magkakapatid, pati ang kanilang pangangailangan. Ang yung ilalim ng papag namin, yun ang ginagawa namin bahay. Din nilagyan namin ng dingding, tapos doon kami nagkakasyan na natutulog sa palengke. Di ba po, mayroon mga stall-stall sa palengke. Yun, doon kami natutulog sa ilalim. Sinabi ko na sa iyo, diba? Dala ng kanyang kabataan at kapusukan, bawat bunganga at sermon ng kanyang nanay, lalo na kapag lango sa kalasingan, ay tila naging batingaw sa kanyang tenga. Dahilan para siya ay mairita, marindi sa sariling ina. Kasi yung nanay ko, lasinggera kasi yun. Siyempre pagkabata ka, gusto mo yung katahimikan eh. Kaya mas gusto ko na lang yung nakatira sa ano, at least wala nang nagagalit sa akin. Sa murang edad, tuluyang nilayasan ni Joven ang kanyang nanay. Tinakasan ng masalimuot na buhay. Naging palaboy sa probinsya nila sa Capiz. At sa edad na siyam, natuto siyang magnakaw. Magkalaman lang ang sikmurang kumakalam. Mga grocery ang target ng batang kawatan. Hindi alintana ang mga pulis at kahit makalaboso sa kulungan. Harbat dito, nakaw doon. Ito ang naging bagong mundo ni Joven. Ang napariwara at naging patapon. Ilang beses pa ako nahuli noon. Kaya pa yung mga pulis noon, kapag ka nahuli ako kasi minor, pinaparusahan nila ako simula sa gate ng presinto hanggang sa kulungan, pinapagapang nila ako eh. Hindi naman lang kasi pwedeng ikulong kasi minor. Tapos pagka wala talagang kita, gagawin ko, pinapasok ko yung mga grocery. Hindi ako naglalabas ng pagkain o ano pa mang manakaw. Nagnanakaw ako para doon lang din ako kumakain sa loob ng palengke. Tatlong taon ding ginawa ni Joven ang pagiging sanggano at mandarambong sa mga kali at tindahan ng Capiz, hanggang sa malaman ng kanyang ate ang kanyang pinagdadaanan at buhay na pinili. Hinanap siya nito at iniluwa sa Maynila para sagipin sa lumalala niyang kinagisnan. Nang magbinata si Joven, sa tamang gabay ng kanyang kapatid, natutunan niya ang mabuhay ng patas. Sa junk shop niya natagpuan ang muling pagbuo sa kanyang pangarap. Wala naman kasi ako nakita noon na paraan na pwede akong masinso. Kaya sabi ko, aralin ko na lang yung junk shop. Kasabay ng paglilinis noon ni Joven ng maruruming bote at garapa ay ang pag-usal niya sa kanyang mga hiling at pangarap.
tulad ni Aladdin na swerteng nagkaroon ng magic carpet at genie. Itong si Joven ay mayroon ding palang genie, but not in a bottle, dahil ang mismo pala niyang ate ang magiging daan sa kanyang pag-asenso at simula ng kanyang swerte sa buhay. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Sa mga puhunang pinagtulungan ng kanyang ate at mga kapatid, naging porsigido at pinagbuti ni Joven ang pangangalakal sa negosyo, junk shop. Di naglaon, nagkaroon siya ng sariling pwesto. Dito na siya nagsimulang kumikita ng mga 15,000 pesos kada buwan. Hanggang sa inipon niya ng inipon ito at napalago. Pinasok niya rin mag-buy and sell ng mga lote. Kasunod nito ang pagkakaroon ng trucking business. At sa loob ng halos 12 taon na pagja-junk shop, hindi lubos sa kalain ni Joven na umaabot na ngayon sa 1,000,000 kada buwan ng kanyang kinikita. Ang dating nakatira noon sa palengke, abay big time na ngayon. Ongoing construction na ang kanyang malamansyon na bahay. May mga luxury cars na rin siya. Latest model ng kotse at van. At ang mga alahas, naku, nagkakapalan. Pero ang pinakayaman niyang maituturing ay ang pagkakaroon nila ng sariling pamilya. At kahit na matagumpay na siya, hindi niya nakakalimutan ang kanyang ina na hanggang sa huling hininga, ipinakita sa kanya ang katatagan at katapangan. Huwag natin, naiyak ka nga pag naalala ko yung nanay ko. Nanay ko lang kahinaan ko kasi. So kahit ganun siya, hindi ka nakalimot sa kanila? Pag naalala ko si nanay ko, ako kasi kasama niya nung naghihingalo siya bago siya mamatay. Pag naalala ko yung nanay ko, hindi ko talaga mapigilan, hindi umiyak. Hindi ako iyakin, ma'am, pero pag narinig ko yung pangalan ng pag tinatawag yung nanay ko, bigla talaga akong napapaiyak. Marami na akong pagsubok na dumating sa akin, pero hindi ako umiyak. Yung sa nanay ko lang. Kasi bago yung namatay, yung may video pa nga ako dun eh. Yung sinusubukan niyang lumaban na mapuputulan siya ng hininga. Kasama niya ako. Namatay yun, ma'am, sa COVID. Ngayon, kahit may COVID, hindi ako natatakot. Niyakap ko pa siya. Mula walang-wala, milyonaryo na ngayon si Joven. Pero hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang nakaraan at kung saan siya nanggaling. Mula sa basura ang kanyang yaman. Kaya ayaw niyang alisin ang basurang nakatambak sa tabi ng kanilang tahanan. Nagsisilbi daw kasi itong paalala sa kanyang pinagdaanan sa buhay. May dahilan ng Diyos kung bakit ibinibigay sa akin ito, para kung sobra naman ang kikitain ko, may isishare ko rin sa kapwa ko. Inspirasyon ang kwento ni Joven. At dahil dyan, gusto niyang maging daan para makapagpasaya din sa iba. Certified Corina Angel na si Joven ngayon, dahil siya din ang nagtuloy ng ating nationwide chinelas campaign sa kanilang lugar sa Caloocan. Namigay siya ng mga chinelas at pananghalian. Mula sa mga ngiti ng mga bata, nakita ni Joven ang kapatawaran sa mapaglarong pagkakataon noong kanyang kabataan. Alam na niya ngayon ang dahilan kung bakit niya naranasan ang masidhing pagsubok sa buhay. Yun ay para maging modelo ng karamihan. Kaya
hanggang kaya niyang tumulong kahit sa maliit na paraan. Hinding-hindi siya magsasawang magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa. Kung dati sa mga cellphone at social media lang natin sila nakikita, ngayon sa telebisyon na sila tumatambay, kumakanta at sumasayaw. Pero ang tanong, ano pa nga ba ang kaya nilang ibuga at ipakita? Let's get to know them better. Sila na ngayon, kung tawagin ay mga sing talkers, the TikTok superstars. Naaalala nyo pa ba nang maging national meme si Maris Racal dahil sa TikTok? O diba, hagalpak sa tawang mga netizens dahil sa mga memes na ito na bunga ng kanyang kakulitan sa TikTok. Sasayawan naman ang hip and swag style ni Niana, ang kinagat ng netizens. Siya mismo ang trendsetter pagdating sa sayawan. Isang post lang ng Indak, million views agad. Kahit si Andrea Brillantes, certified TikTok sensation. Lahat ng pakulo niya, pinagkakaguluhan ng mga netizen. Pinag-uusapan at sinusundan din ngayon sa trending app na ito. Ang mga lodi na mga bagets pagdating sa sayawan, malupit ang impersonations at kung ano-ano pa. Presenting ang mga superstars sa mundo ng TikTok. Si Zendy with 12.3 million followers. Mark Daniel Bernardo with 10.3 million followers. Dane Diaries na 700,000 ang followers. Eli Padilla with 611,000 followers. Billy King Basilisco naman may 176,000 followers. At si Gabriel Luis Pascual na Pop Pinoy winner with 411,000 followers. Ilan lang sila sa mga TikTok royalty na tinitingala ngayon online dahil sa kanilang level up na galing. Sa impluensya ng social media, sa isang iglap, lahat sila naging mga instant celebrity. Kaya ang mga sinusubaybayan ninyong mga TikToker sa online world, ngayon sa mundo na ng telebisyon, bumibita. Ang mainstream na ang mga newbies na celebs. Nang i-post ng 19 anyos na si Mark Daniel Bernardo ng Nueva Ecija ang kanyang version ng Heartbreak Challenge na sayaw, umabot agad ng 100 million views ito sa TikTok. Sa bawat indayog at giling ng Moreno baby boy, sigurado ang kilig at saya ng kanyang million followers. At dahil viral ang mga ganitong moves niya sa TikTok, ito na ang naging daan para siya'y makapagpundar ng mga gamit at sasakyan. Grabe yung mga nabili ko kasi for long term talaga, like aircon, ref, TV, car, yan. So parang hindi na ako bumili nung para makasabay lang sa trend. Di naging madali ang road to fame ni Mark. Sa murang edad, kinailangan niyang maging matured para sa kanyang pamilya. Umabot kasi sa punto na nalubog sa utang ang kanyang pamilya. Pati ang mismong bahay nila na isang la, wala siyang kamalay-malay. Dahilan para maranasan niya ang mapalayas mula sa kanyang sariling tahanan. Grabing pagsubok yun para sa akin kasi simula nung nag-start yun, parang di ko alam kung babangon pa ba ako or tutuloy pa ba ako sa buhay. Ang husay niya sa pagsayaw ang ginamit niya para makatulong sa family. Sumasali siya sa mga dance competition gamit ang sariling dance step para kumita ng pera pandagdag sa solusyon sa kanilang problema. Bagsak man ang moral, laban lang dahil ano man ang mangyari, the show must really go on. They said Doja his... Kung humanga kayo sa ating TikTok dancer, bibilib naman kayo kay Dane Diaries na ang binibida ay ang mga kakaibang skit ng mga kilalang international star. Ito ang sample o okay, nagtatagalog pala si Ariana Grande. Ang galing, di ba? Merry Christmas, no I will hate. Pero kung nalilito na kayo kung talagang lokal na ng Pinas si Ariana o hindi, naku, si Dane lang po yan. Ang paggaya niya kasi sa kanyang idol na si Ariana Grande. Ang dahilan kung bakit siya nag-viral. Mula boses hanggang sa overall style, naku, talagang kaluka-like nga. Hindi ko yung voice imitation, yung character kasi ni Ariana before as Kat Valentine. Yun yung nakukuha kong voice. So yun yung
natutuwa yung mga tao. E di tinuloy ko na lang. Hindi lang siya basta-basta impersonator ni Ariana kasi sa likod ng kanyang pagiging makulit sa TikTok, isang ideal ate pala itong si Dane sa dalawa niyang kapatid. Kaya sisiw sa kanyang pagiging independent at palaban. I was raised by my single mom as an ate, unika iha pa. So parang yung pressure andon. Pero it's a way na parang na-push ako to get a career for myself and for my family. Sa discarding ito ni Dane, kumikita na siya ng halos 50,000 a month dahil sa brand collaborations niya. Happy ang perang goodness. Kinikita niya, sinishare niya sa kanyang Merry ina. Christmas. Siya na rin ang nagbabayad ng mga sariling mga gastusin at mismo niyang condo. Agaw eksena naman itong si Zendy sa kanyang nakakalokang tunog pag tumatawa. O diba, nakakahawa naman talaga. No doubt, viral agad ang kanyang mga kuda at reaction sa mga videos sa TikTok. Hindi reacts. Yun po yung mga funny videos na yung mga tao nagtatag sa akin for me to react. So papanoorin ko lang siya, tapos titignan nila kung ano yung reaction ko, tapos siguro yung tawa ko yung gusto nila. Pero pagtapos ng hagalpakan sa TikTok, the struggle is real para kay Zendy. Bago pa niya ma-achieve ang 12.3 million followers on TikTok, naranasan niya noong mapagod, mapuyat at kumayod para kumita ng pera mula sa pagiging wedding singer. Hirap lang din po doon kasi parang whole day kami doon sa wedding kasi sa church, tapos sasama kami doon sa dun sa next venue. So, tapos, hindi talaga like malaki yung kita kasi banda talaga kasi. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Iba rin ang pasabog ng Papinoy winner turned TikTok superstar na si Gabriel Luis Pascual. Sa mga content niya, talagang dapat kabahan na ang grupong BTS. K-pop inspired ang mga dance moves. Talagang opa kung opa ang kanyang datingan. Since 2012 po, fan na ako ng mga K-pop groups like Big Bang, ganun. EXO, yan. Nauusong dance trend at that time, yun po yung sinasayo ko, chokin na content ko. Kung may opa TikToker na crush ng bayan ngayon, hit din ang mga paandar ni Billy King na kahit na dating kargador at tindero ng isda para may maipangtustos sa pamilya, hindi maaaninag sa kanyang mga TikTok videos ang lansa ng dati niyang pinagdaanan. Laging haughty kasi siya sa kanyang mga uploaded videos. Malaki na rin ang nabago sa kanyang buhay mula nang siya'y maging online sensation. I think 9 years old or 10, nagbebenta na po ako ng pandesal. Isang kain lang kami isang toka dati. Ang tubong Cebu naman na si Eli Padilla, kahit likas ang pagiging mahiyain, nailabas sa TikTok ang tinatagong talento. Ang kanyang prominenteng jawline ang tumatatak sa madlang people. Mga muscle na the survey flex. Talagang mapapa-unly scroll ka sa TikTok profile niya kapag siya nang nag-post. Go na go din siya sa pagsayaw. Pag-arte at mga swabbing moves. Yung charm ko na po, yung lumalabas po talaga siya, yung pagpapakit. Gusto talaga nila yung mga pakit-kit lang. Dahil TikTok royalty silang may tuturing, aber, tignan nga natin, ang galing nila sa ipapagawa natin. Ang bagong-bagong TikTok craze, kakasakaya sila sa hashtag Rated Corina Challenge. Pasampulan nyo naman kami kung yakang-yakan nyo ang bagong challenge na aming pinapatrend ngayon. And this is the hashtag Rated Corina Challenge. Handa na ba kayo? Rated Corina, halina, sumabay. Ngayon na kayo, isa'y ko at maganda. In fairness, yakang-yaka naman pala. Pero bukod sa TikTok, tuluyan na nilang pinasok ang mundo ng showbiz. Mula September 14, makakasama nyo na sa kantawana ng mga sing-talkers na sina Yanyan, Queen A, Zendy, Danielle, Dane, Eli, Gab at Billy. Sa Sing Galing, sila ang mga sing-talkers.
Abangan nyo ang kanilang paghataw sa sayaw at kulitan kasama ang buong singgaling barkada. Tuwing Lunes, Martes at Huwebes, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Siyempre, saan pa ba kung hindi sa TV5? Silang mga patunay na walang imposible pagdating sa pinapangarap mong pagsikat. Kaya kung kayo ay may mga TikTok entry, ituloy nyo lang yan. Malay mo, ikaw na pala ang susunod na TikTok superstar. Winner naman talaga sa buhay pag healthy. Meron kaming mga nakilala, walang problema sa kalusugan. Wala bang problema sa kabuhayan? Sila na. Alamin nga natin ang sikreto ng kanilang mga kwento. Sila ang ating mga kababayan na mula lang sa alyansa sa regalong kalusugan ng kalikasan. Nanalo pa ng limpak-limpak na salapi dahil sa 1,000,000 pasasalamat. Ito na ang mga healthy na, wealthy pa. Totoo pala na anuman ang pinagdadaanan natin ay may biyayang naghihintay. Tulad na lang ng kwento ng 66 anyos na si Nanay Agustina ng Iba, Zambales. Isang taon, matapos pumutok ang bulkang Pinatubo noon, ay napilitan siyang mangibang bayan. Iniwan niya ang nag-iisang anak sa kanyang kapatid at naging domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Mahirap po talaga, mahirap. Hindi ka makalabas lang bahay basta-basta. Yung unang sweldo ko nga, binigyan ako ng 2 buwan. Alam nyo, tinira ko lang sa sarili ko, magkano lang, 100 riyal, binigay ko lang sa kapatid ko. 8 taon siya sa ibang bansa, pero umuwi rin na walang ipon. Retirado, walang trabaho, at nagpapasalamat na wala na siyang mabigat na obligasyon sa buhay. Maliban na lang ang iniinda nitong sakit sa kasukasuan, mayroon pa siyang diabetes at high blood. Sa pamamagitan ng TV, minsan nanonood ako kahit gusto ko bumili dahil walang ganyan, hindi ako makabili. Kasi may pamangkin din ako na alaga namin nung maliliit pa sila. Ngayon, ano na siya, nagtatrabaho siya sa Riyadh. 1,000 a month, binibigyan niya kami regular yun. At mula sa mga natatanggap na pera, nagtatabi na siya para makabili ng iniinom na food supplement noon. Gumaganda raw kasi ang kanyang pakiramdam sa tuwing umiinom siya nito. Nitong nakaraang Abril, sumali si Nanay Floresca sa 1,000,000 pasasalamat ng King's Empire. Pinagdasal na kasabay ng patuloy na pag-igi ng kanyang kalusugan ay ang mabunot sana siya sa raffle na sinalihan. Ni Nanay Agustina. Ang 60 years old na si Jesus de Guzman, halos wala na rin obligasyon sa buhay. Napagtapos na niya ng pag-aaral ang 3 anak. Tumutulong siya sa negosyo ng kanyang kapatid na nagsusupply ng motor parts ng sasakyan. Pero kailan lang, ang karaniwan niyang pag-akyat panaog sa kanilang bahay, bigla siyang hinapo at nakaramdam ng matinding pananakit sa bahagi ng binti at paa. Masakit dito. Bakit hindi ka makatapak ng simento? Pagka tumayo ka, ang sakit. Lalo na kung maupog, masakit yun. Hanggang sa malaman ni Jesus na kumukota na siya sa sari-saring sakit. May gout, mataas ang creatinine sa kidney, at may sakit pa sa puso. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Binago ni Jesus ang kanyang lifestyle. At kasabay ng magandang lifestyle, umiinom siya ng food supplement na ayon sa kanyang kwento, nagpaigi raw ng kanyang kalusugan. Nung uminom ako ng King Herbal Plus, ang nagbago, gumaling-galing na siya. Hindi na pareho dati, ika-ika, hindi ka makatayo.
Isa si Jesus sa sumali sa raffle din ng food supplement na iniinom at pangalan ng kanyang anak na panganay ang isinulat sa papel. Sa hardware naman na ito, sa Caloocan namin nadatnan si Romulo de los Reyes, 48 years old. Nagpapasalamat daw siya na bumabalik na sa normal ang buhay. Di gaya ng nagdaang pandemya, kung saan naapektuhan ng husto ang kanyang negosyo. Nadamay pati ang kanyang kalusugan. Sakit sa puso at diabetes, yan ang idinadaing ni Romulo. Doon po talaga, naramdaman ko na, yun nga, medyo nahirap ng huminga at madali ng mapagod. At dahil hindi naman siya bumabata, tinutukan niya ng husto ang kalusugan. Iniwasan ang mga bawal na pagkain at sinasabayan raw niya ng pag-inom ng food supplement na King's Herbal Plus araw-araw. Nung tuloy-tuloy ko pong pag-inom ng King Herbal po, medyo gumagana yung aking pakiramdam. Nakakahinga na po ako ng maluwag, nakakatulog na po ako sa gabi ng maayos. Kabilang si Romulo sa libo-libong nagpadala ng entry at nagbaka sakali na swertihin sa raffle. Dumating na nga ang pinakahihintay na araw ng tatlo. Sa pre-draw event, bumunot ng mga tatlong masuswerteng entry at user ng food supplement. Hinati ang 1,000,000 sa tatlong raffle draw winners. At tila dininig naman ng langit ang kanilang mga hiling. And the winner of 200,000 ang raffle entry ni Jesus de Guzman na taga Quezon City. Nakapangalan sa kanyang anak na si Gemarie. Sila ang third prize winner ng 200,000 pesos. Congratulations, Nanay Agustina! Lorenza! Si Nanay Agustina naman ng Zambales. Maswerteng nabunot para sa 300,000 pesos na raffle. At ang nagwagi ng 500,000 piso ay... Mr. Romulo de los Reyes! At si Romulo de los Reyes ng Caloocan. Grand prize winner, 500,000 pesos! Congratulations! Kasabay ng third anniversary celebration ng King's Empire, kung saan inilunsad din ang mga bagong kapatid na produkto ng King's Herbal Plus, ay ipinakilala ang tatlong maswerteng winners ng 1,000,000 pasasalamat. Palapakan po muli natin ang mga nagsipagwagi! Gusto naming magbigay ng balik pasasalamat sa lahat ng mga ka-Kings na patuloy na tumatangkilik sa aming produktong King's Herbal Plus, sa patuloy nilang pagbibigay ng suporta at walang sawang pagtitiwala sa aming kumpanya. May kani-kanyang swerte ang tao sa buhay at kapag ito ay ibinigay sa atin gaya ng mabuting pag-aalaga sa katawan, hawakan na sana natin ito ng mahusay. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic. And has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namo-problema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!